Naruto. Naruto, ang programang tututok sa serbisyo publiko. Kompleto rekado, balita, serbisyo publiko. On the go! May bonus pang mga payo sa kalusugan at biyahe sa iba't ibang dako. Samahan natin sina Gani Oro sa On the Go! Hello, hello, hello! Magandang hapon, Pilipinas! At kumusta na naman po sa lahat ng sambayang Pilipino na nakikinig at nanonood sa ating kalagunan sa buong mundo. Makinigan, remote guest po tayo ngayon. Ang inyong ligod, Gani Oro, nandito po sa Baguio City. Pinatawag naman na City of Pines, Summer Capital of the Philippines. Summer na po eh, maruso na. Kaya tayo lungsod ng Baguio, sigurado ang dagdagsain na naman po na mga turistang naghahanap ng malamig na klima. At dito po sa lugar na ito, ang ating pagpapalita magsisimula sa ating kalagunan. Kayo po ay nakikinig at nanonood ng programa On The Go sa DWIZ. Ngayong araw ng Lunes, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30 po tayo ng gabi magsasama sa Himpapawid. At dito sa Baguio, dadalawin po natin ang lugar kung saan ay nandito yung tanggapan ng Yamang Bukid Healthy Products. Ang gabayanan po ninyo ang ating mga panayam, mga impormasyon na ating ipagkakalag ko naman sa ating palatuntunan. At programa On The Go po ay kapag-ibawan ng mga balita, mga balita bago, mga On The Go na mga biyahe natin, paglalakbay natin sa iba't ibang lugar, at siyempre parayam sa mga taong makapagbibigay ng linaw sa mga pinag-uusapang mga balita. Sa kabuuan ng palatuntunan natin, meron din po tayo mga report na tatanggapin mula sa ating mga DWIC Patrol Reporter at ang ating mga voluntary reporter ng Metro Patrol. Subalit, bago po ang lahat makinigan, bago tayo magpatuloy, atin munang dinalaw at pinatahan ang isang event ng Department of Education on Ed. Ito po naman yung kanilang science, National Science and Technology Fair, kung saan ang mga young inventor, yung mga estudyante baga na mga mag-aaral natin ay nagbigay ng kanilang mga entry para sa kanilang mga invention na makakatulong naman sa kanilang kaligtasan. Narito po kagad ang ating panayam kay DepEd Undersecretary ni Pomoseno Malaluan, hingil po naman sa ginanap na National Science and Technology Fair sa Novotel Hotel sa Quezon City. Panoorin po natin ito. Si Gani Oro sa On The Go sa DWIZ. It's more than an annual event. It is really part of our program to encourage ang ating mga paaralan at mga bata doon greater attention dito sa STEM or the science, technology, engineering and math. And ang pinopromote dito ay yung kanilang capacity for application of their learning and knowledge into research and innovation. Pero pinapalampas pa natin doon na dapat yung kanilang research and innovation ay tumutugon sa mga pangkaraniwang problema sa kanilang immediate community at saka yung using then resources of the community. At nakita naman ninyo, magagaling talaga yung mga bata. These are some of them are senior high school students, but before they get to that level of capacity for research and knowledge, eh talagang nahasayan na. And this is a mix group of schools, may mga pribado at pampublikong paaralan dito. So it's not just it's not dominated by the private schools, pero kita naman hindi lahat ay science high schools, but some are regular public high schools. Are you doing this regularly or annually? Annually ito. Kasi nabanggit nga namin, Director, ito na yung culmination itong process na ito dahil nag-umpisa yan at the school level.
merong school level competition sila, pagkatapos yan ay may division level hanggang sa makapasok sila sa regional level, and then finally they become finalists at the national level. But ang pagkakaalam ko, not all those who would win in the region would automatically be finalists in the, no. So yung screening process talaga dito is very stringent, at kasama dyan sa stringent process na yan is yung judging natin dito. At kita naman natin din na yung mga board of judges natin, members of the board of judges, are experts in the field. Nabanggit mo kanina yung issue ng communication. Yeah. Tingin ko dapat talagang i-introduce yun, kasi very scientific na rin mag-isip yung mga bata. They also use the minsan na scientific names. Mas nakakalimutan nila halimbawa yung Aratilis, dan mas kabisado nila the scientific name of it. But they need the consciousness to know that they are not just talking among themselves, but they have to communicate their researches and projects and innovation to a broader community. Since may yung innovations and inventions nila very basic pa lang. And then how do you help them to promote or more develop their inventions? Actually, sa totoo, hindi lang, kung makikita mo, hindi na basic yung ibang mga researches nila. Halimbawa, yung sa Coco Lisap, it involves isolating certain organisms, testing it kung yung isang fungi na in-isolate nila ay binabalot niya yung insekto mismo na Pocolisa, ba't pinapatay nila. At kaya nga interesado the Bureau of Plant Industry, for example, kasi it's sinabi nila it's a much cheaper alternative, at saka even sabihin environmentally friendly pa, because the alternative are synthetic pesticides for Pocolisa. So hindi, kung makikita natin, hindi simple yung mga pag-aaral nito mga batang ito. Kaya nabanggit nung aming director na nakipag-ugnayan na tayo dun sa World Intellectual Property Office at saka the IP, yung Intellectual Property Office here in the Philippines, to assist these students and their together with their schools to be able to protect their intellectual property of their research. Kasi may commercial potential itong mga researches and inventions dito sa ating NSTF. And lastly, Yusek, could you invite yung other students or schools to participate on your next project similar like this? Well, si Secretary Briones has already mentioned in the context itong ating PISA and so on, na talagang ang trust ng Department of Education from addressing challenge of access to education into one addressing the challenge of quality of basic education. At kailangan ay hindi lamang ito confined to the most brilliant students at saka dun sa schools na talagang nagpupursige. This must be the more generalized norm in our school system. Kaya I think it's both encouraging our schools and our learners to emulate siguro itong mga halimbawa nitong mga mag-aaral natin ito. But yung nabanggit nyo na suporta and showing that this is supported can really incentivize our schools and learners to perform much better in the area of quality. But what we're also saying, ito kasi ay nakafocus sa science and math, pero kailangan din na hindi natin makalitaan yung ibang learning areas kagaya ng art science and ng arts, literature, humanities. These are also very important competencies in this modern age and with the challenge of new technology. And also siguro support from private sector. Yes, very important yung
coordination and support from the private sector, particularly industry and local government units as well, and other public agencies. Kasi that's the only, you know, if we don't give a platform for these students, they can feel frustrated also kung hindi sila nakakakita ng malinaw na pathway. Although, of course, these young scientists are already you can guarantee that they will be excelling in their higher education and in whatever path they take. But our challenge is to get more of them. Yusik Malaluan, maraming salamat po. Yes, thank you. Thank you, Gani. Si Gani Oro sa On The Go sa DWIZ. Indoor farming technology using root zone cooling system. Paano gagawin ito? We have students from Iloilo. What school? Iloilo National High School po. Iloilo National High School. Katabi natin si? Alan Bernadette de la Cruz po. Okay, Alan Bernadette de la Cruz. Can you explain how can you do that? Kasi most of indoor farming ngayon, kailangan talaga ng technology. And because of our ozone layer problem, mainit ang ating weather and most of the plants talagang namamatay sa sobrang heat, lalo ngayong summer. Ito ba makakatulong itong inyong invention ba ito matatawag? Yes po. Yes, go ahead please. Ang aming study po ay gumawa ng isang novel na device na sa loob ng device, maaaring masistore ang tatlong magkakaibang halaman o ang mga high value crops. Okay. At ito po ang strawberries, lettuces, at basil. At ngayon po, ang tatlong mga halaman na ito ay nangangailangan talaga ng malamig na temperatura o klima. At ngayon, dahil sa dito sa Pilipinas, ay mainit naman po talaga palagi. O kaya ngayon na summer na, ay paminsan ay hindi na mabubuhay yung mga tanim na nangangailangan ng malamig na klima. Kaya ang device namin po ay mayroong environmentally controlled shed kung saan mayroon kaming mga mist generators upang palamigin din ang temperatura sa loob ng shed para sa mga device. Okay. Do you have a pilot tested area na naging successful? Yes po. Okay, and what the result? Ang results po namin ay successful naman po dahil na-compare po namin yung dalawang temperatura sa loob ng device or environmentally controlled shed at sa labas din po ng system namin. Kaya na after po sa ng one week of testing po na sa loob ng device ay na-collect namin yung mga temperatura every 3 hours for each day, ay nalaman po namin na mas malamig pala po yung temperature sa loob ng system compared po sa labas ng system. How much budget did you consume for the investment? Baka sobrang mahal. And then, anong mga recyclable material ang pwedeng ginamit niyo? So, para po sa mga recyclable materials, ay nagamit lang po kami ng parang used po na aluminum pan. Dito po sa aluminum pan, any pan can work. Marami pong aluminum pan na ginagamit for cooking, pero pan lang po na aluminum. At pinasukan po namin ng mist generator. At ang mist generator na ito po ay lumalamig. Bale, kinukuha po ng mist generator yung malamig na tubig sa aluminum pan na linalamig po ng filter plate upang makagawa ng malamig na mist para sa mga crops sa loob ng device. How it looks like? Meron ba kayong photos or videos, social media? Oh, yeah? Meron po kami dito picture sa ibaba po. Yes, go ahead. Dito po, ano itsura nito? Itsura po nito ay parang shed po, rectangle po siya na parang cube. At sa loob po, mayroong tatlong gutters. At sa each gutter po ay mayroong ibang type na halaman po. So mayroong strawberries, isang gutter, lettuces, at basil. At each gutter po ay mayroong 5 crops of that kind. Okay, so with that, maraming salamat and congratulations. And how about your colleagues there? Meron kayo may dadagdag? What's your name? Ako po si Raya Lisa Polines. Ang may dadagdag ko lang po ay itong study po namin o yung device namin ay sobrang makakatulong po, hindi lang po sa mga farmers, kundi para po sa mga tao na naninirahan sa mga condominiums, apartments, dahil sa sariling bahay o sa sariling lugar lang po nila ay hindi na po nangangailangan ng malaking espasyo kasi po ay indoor farming ito, so makakapagtanim po sila at the comfort of their home.
Okay, what's your name? Sophia po. Sophia, yes. In addition po, indoor farming technology is the future of urban farming dito po sa Pilipinas. Kaya dahil ang mga crops ay vertically placed, kaya they consume less space. Kaya sabi nga po ng aking co-researcher, ito po ay nagko-consume ng less space. Kaya po ito po ay pwede pong gamitin sa condominiums katulad po dito sa Manila at pati na rin po sa Iloilo City. So anong mga pinipili, nagmimili ba ito ng plants na medyo practical at saka suitable for this kind of vegetation? Yes po, pero doon po sa aming recommendations, we recommend other researchers who wanted to adapt or adapt our study na pwede po silang bumili ng kanilang gustong halaman na pwedeng mamuhay sa kanilang mismong shed. How about the taste, lalasa, and the nutrients na nandoon sa plants natin? Hindi ba nababawasan o kompleto pa rin yung sustansya? Kompleto pa rin po yung sustansya. In addition po sa cooling system na ginamit namin dito sa shed namin, ay may ginamit din po kaming root zone temperature optimization cooling technology. At dito po sa RZTO, bago po itong teknolohiya na ginamit sa isang Australian AG Tech company na Root Sustainable Technologies Company. At dito po ay according to Dr. Sharon DeVere po, ito po ay nagbibigay sa mga halaman ng improved plant growth, enhanced plant quality, shorter growing cycles, at greater growth uniformity rin po. This, ito po ang aming study entitled Indoor Farming Technology, IFT, using root zone cooling system, an environmentally controlled shed for whole year round production of high value crops. Si Gani Oro sa On The Go sa DWIZ. At ngayon, nagbabalik ang On The Go. Wow! Dito po sa lungsod ng Baguio, may mahalaga rin po kaming sadya rito sapagkat kami talaga naiintriga sa mabilis na pagsikat ng aking paboritong iniinom na turmeric 10-in-1 tea. Ito po yung Yamang Bukid Turmeric Tea. Sinadya ho natin dito sa Baguio ang tanggapan ng Yamang Bukid. Tamang-tama nga pala dito. Mahilig silang uminom dito ng mga pampainit na ganyan kapag malamig ang panahon. Mga kaibigan, nasa tabi natin ngayon ang Vice President for International Sales ng Yamang Bukid, si Ms. Alma Buyakaw. Magandang hapon, Ms. Alma. Magandang hapon, Sir Gani. Yeah. Welcome po sa Baguio City. Medyo mainit ngayon pero malamig pa din. Yun. Malamig sa gabi at mainit sa madaling araw. Opo, opo. Ganun okay. Po yung Baguio ngayon. Malamig sa gabi, malamig sa umaga, pero pag madaling araw, mainit na po. Pwede na po tayong maghalo-halo. Yeah. Pwede maghalo-halo sa tanghali, pero sa umaga, ang paboritong iniinom pa rin natin dito, Turmeric 10-in-1 tea ng Yamang Bukid. Yeah, okay. Kwentuhan mo nga kami, Ms. Alma. Paano nagsimula sa Baguio itong turmeric tea na ngayon eh halos lahat na yata ng malls, SM at lahat ng mga malls sa Robinsons, meron na pong Yamang Bukid outlets, no? Paano nagsimula po ito dito sa lungsod ng Baguio? Nagsimula ito, sir, nung 2014. Actually, 2013, naglalako kami doon sa mga, alam mo dito sa Baguio, maraming mga tourist spots. Mm. Isa dyan yung dito sa Botanical Garden, sa harap lang natin ngayon. Mm. Naglalako kami sa Mines View, sa mga tourist spots. And unti-unti nakilala kami ng buong Pilipinas na may masarap palang healthy drink na Yamang Bukid na Turmeric 10-in-1 tea. Doon po kami nag-umpisa sa mga tourist spots ng Baguio. Pinapa-free taste nyo sila? Opo, pinapa-free taste namin yan. Hanggang ngayon po, sir, yan po ang ginagawa natin sa mga malls, sa mga supermarkets. Nagpapa-free taste po pa din po kami. Kaya kung gusto nyo pong matikman itong Turmeric 10-in-1 tea ng Yamang Bukid, punta lang po kayo sa mga major malls. Meron po tayong mga free taste doon. And gaano na po kalawak ang inyong inabot? Sa tadya mo, ilang outlet na ba tayo? At meron na ba tayong ini-export nito, ma'am? Meron na po tayong export at saka yung outlets po, more than 250 outlets nationwide. And dito nga po sa office na dito, dito po nanggagaling yung mga padala abroad. Dito sila, kami po yung nagpapack ng mga padala abroad.
medyo mga little items hanggang big items dito po nanggagaling. Nakapunta na po kami sa Switzerland, wow. Japan, Hong Kong, Australia, Canada and USA. At marami pa pong iba. Meron po sa Israel. Meron na din pong nag-order ng Israel. Mga Asian nations. At saka Italy, meron na din pong Italy. Ang galing ano. Immune booster din ito. Lalo ngayon sa meron tayong kinakaharap na mga problema dito sa coronavirus. Anong maitutulong nito sa ating katawan para ma-boost yung ating immune system, malabanan natin ang mga sakit? Opo. Since ito po yung turmeric 10-in-1 tea is more on sa dito sa lalamunan natin, from mouth hanggang dito sa lalamunan, more on sa respiratory po. Yun po yung yun naman po yung target ni COVID 19, yung respiratory natin. Kaya pag umiinom po tayo dito, parang mabuboost po yung immune system natin kasi meron po siyang anghang, meron siyang malunggay na pampalakas po ng katawan, meron din po siyang lemongrass, banaba, at saka 10 herbs in one po siya. Kaya yung health po na kailangan natin sa araw-araw, meron na po dito sa turmeric 10-in-1. Okay. So, ganun din yung mga outlet natin dito, no? Parami ng parami yung mga malls na meron tayo na nag-o-open. Ano ang nagustuhan ng mga tao rito? Bakit marami yung nag-i-invest dito? Kasi may malaki po yung return of investment dito. Actually, pag bumili lang po kayo ng 5,000 worth of products, meron na po kayong 20% doon. Kaya 20% ng 5,000 is 1,000. Meron na po kayong income outright na 1,000 pesos. Saleable ba? Malakas ba ang Opo, saleable po siya kasi kaya po meron tayong 250 outlets nationwide. Meron pa pong bumibili online. Meron pa pong bumibili ng mga wholesale po na talagang gustong-gusto na kasi ng mga tao. Pag natikman nila, nararamdaman po nila yung hagod sa lalamunan and yun po yung sa mga may arthritis. Kasi noon po yung turmeric na nakakababa ng uric acid. And yung luya niya, lahat po ng ingredients noon, nakakaganda talaga siya ng katawan. Kaya gustong-gusto ng mga tao po. Ang galing. Bukod sa turmeric, 10-in-1 tea, ano po ibang mga product na kayo rin po ang dito rin ginagawa? Meron din po tayo yung calamansi with honey. Mm-hmm. Meron po tayong honey, turmeric with calamansi, pure herbs na pandan, lemongrass, pure herbs na turmeric at saka mga ginger. Lahat po ng mga sangkap nun, meron po tayong mga pure herbs nun. Okay. Na powdered. Okay. Pag-usapan ho natin mamaya sa aming pagbabalik yung iba pang mga advocacy na ginagawa ho ninyo, no? Sapagkat hindi lang ho ito basta sila ay nagpo-produce, ma-manufacture o nagbebenta nito sa ating bilang healthy products, kundi merong silang mga advocacy sa education. Education. Sa mga women's group. Yan. Livelihood ng mga women. Sa mga bata, mayroon din po kami sa mga institutions na mga sa mga elderly, meron po kami doon. Okay. Yan ang ating pag-uusapan at ang balita ko, maraming mga illegal loggers sa Palawan na mga magsasaka, ang na-convert nila ngayon, hindi na nag-illegal logging, kundi nagtatanim na lang ng mga product na ng mga halaman na para i-produce ng yamang bukid. Tama ba yun? Opo, tama po yun, sir. Okay. More than marami po silang mga illegal loggers sa Palawan. Kaya ngayon, dati po, sa Puerto Princesa, pero ngayon, farmer na po sila at nabigyan sila ng trabahong may dignidad. Okay. Why not? Iinom ho kami. hindi tagay, kundi pre-taste ng turmeric 10-in-1 tea ang atin pong bibigyan daan mamaya dito sa lungsod ng Baguio. Magbabalik po ang ating palatuntunan kasama pa rin si Miss Alma Boyacao, Vice President ng Yamang Bukid.
Mula rito sa Baguio City, Summer Capital of the Philippines, magbabalik po ang palatuntunang On The Go sa DWIC. Yan lamang kayo. Si Gani Oro sa On The Go sa DWIC. Napakahalaga po ng edukasyon sa ating mga kababayan. Kung gaya po ng napanood nyo kanina, yung ating Department of Education ay napakarami po nilang programa para mahikayat yung ating mga young inventors na mag-discover ng mga innovations para po naman sa mga kapakanan ng ating sambayanan. Pero paano kapag ang mga anak ng mahirap na estudyante ay matigil sa pag-aaral? Ano ang kanilang magiging kinabukasan? Diyan po mga kaibigan, nakasalalay ang advocacy program o project ng Iyamang Bukid Healthy Products, sapagkat meron ho silang mga proyekto para po naman sa edukasyon. Muli, kasama natin si Ms. Alma Buyacao, Vice President for International Sales ng Iyamang Bukid. Narito pa rin po kami ngayon sa Baguio City. Ma'am, mga second, magandang hapon. Magandang hapon ulit, sir. Ikwento mo nga, paano naisip ng inyong grupo, ng inyong pamunuan ng Iyamang Bukid na tulungan yung mga mag-aaral natin, yung mga estudyante natin para sa kanilang scholarship? Nagsimula ito, sir, nung nag-uumpisa pa lang si Iyamang Bukid. Nakikita niya yung mga bata dito sa Baguio din na maraming hindi pumapasok man sila, pero kulang yung mga gamit nila sa school. Doon sila nag-umpisa na nagkaroon ng advocacy na doing business with the heart. Mm-hmm. Kasi nung una pa lang, kahit kukunti yung income ni Iyamang Bukid, nagsaset aside pa talaga si Iyamang Bukid para sa mga mag-aaral na ito. And sa ngayon po, sir, more than 400 ang scholar ni Iyamang Bukid. Wow. From elementary, high school hanggang college po. Meron na po tayong napag-aaral. And karamihan dito sa Palawan nga po, gaya ng nasabi natin kanina, yung mga anak ng mga farmers, automatic po lahat ng mga anak ng farmers, meron po silang allowances. And yung tuition fee nila, and meron din po silang mga school supplies na nabibigay. Dito rin po sa Baguio, meron po kami sa mga barangay, nagbibigay po kami, pagpasukan po, nagbibigay kami ng school supplies, at saka meron din po kami yung mga in-house na scholars po from college, high school, at saka elementary po. You mean sa bawat pagbili ng pouch na ito, mga ilang percent ang napupunta dyan sa scholarship program ninyo? Actually, sir, mas malaki po yung napupunta sa mga scholars at saka sa mga iba pang advocacies ng Iyamang Bukid. Puro mas malaki po doon sa edukasyon talaga din. Kasi siguro mga sa profit ni Iyamang Bukid, more or less mga 70% po sa edukasyon yun. Napakagaling. So 400 yung inyong pinapaaral po ngayon? More than 400, sir. More than 400. Okay, with that, dubungo naman tayo dito sa mga dati ay nangangaingin at yung iba ay namumutol ng kahoy. Para bang nagiging illegal lager silang matatawag. Paano nyo tulungan para maging mga legal na magsasaka sila para magtanim ng mga organic vegetables? Noon po sir, sa Palawan, nag-umpisa po sila na mag-recruit doon sa community mismo. Kaya yung mga nandun din na kapitbahay, mga ganun po, sila ang nakuha na empleyado ni Iyamang Bukid, hanggang nakita ng mga iba na maganda pala yung ginagawa ni Iyamang Bukid, hindi ka na kailangang mga ingin o kaya mag-illegal logging. Kasi meron po doon po sa Palawan, nabibigyan po sila ng marangal na trabaho, meron po silang yung sweldo po nila is above minimum doon sa Palawan. Mm-hmm. I'm not sure kung magkano po yung minimum noon sa Palawan, pero above minimum po. Opo. Tapos every week po meron
natatanggap yung mga anak nila na allowance from Yamang Bukid. And then free accommodation pa yata sila, free pa bahay sa lugar na yun. Yung iba po, meron na silang bahay doon. At saka, pero yung iba, karamihan yung hindi taga Palawan. Free accommodation po sila. Meron din po silang libre din po yung pagkain doon. Pati merienda po, libre yung merienda nila doon. Kaya nag-feel ng ngayon po yung mga farmers na dating mga illegal loggers, na feel nila na nag-work sila na may dignidad. Opo. How about sa mga empleyado ninyo? Kasi ang pinag-uusapan dito, doing business with a heart, no? Yung mga nagjo-join dito para maging staff ng Yayamang Bukid. Ano bang mga istorya ng buhay nila na maikwento natin? Ano bang mga success story nila dito sa pag-join nila sa company? Meron po kaming isa dito, yung mga karamihan, yung mga nag-aaral, parang sideline nila na nag-work kay Yamang Bukid. Sa gabi o kaya sa hapon, sa free time nila, nag-aaral pa din po sila. And yun po mga iba sa kanila, pinapaaral talaga ni Yamang Bukid. At may allowance sila, may sahod na sila, may allowance sila, nag-aaral sila with the tuition fee po yun na is covered ni Yamang Bukid talaga. Parang self-supporting sila, no? Opo, self-supporting po sila. Meron na din pong nag-graduate na and nandito pa rin po sila sa Yamang Bukid nag-work. Okay, ito, nahanga ako rito sa ingredients nito, no? Bukod sa turmeric, yung turmeric kasi, ito yung may yellow color, no? Opo. Pero hindi siya maanghang, no? Hindi po. Pero ngayon, paano pinagsama-sama itong may native luya, malunggay, mayroong gainero precambins, peppermint, lemongrass, sambong, pandan, lagundi at banaba. Paano kaya naisip na ipagsama-sama ho niya sa isang tasa, isang timplahan? Karamihan po kasi sa mga healthy drinks natin ngayon, kapag iinumin mo, may kumbaga yung kung malunggay lang. Yun lang. Yung malunggay lang, nakakalakas, ganun. Pero yung turmeric tea po, parang pag inumin mo siya, wala siyang side effects. Kasi yung side effect, nami-meet din ng ibang ingredients. Parang nag... ano yun, parang anong tawag dun sir, yung nag-join sila para ma-meet yung need ng tao na nangangailangan ng healthy drink. Okay. And we understand, pero nag-i-invite pa ho kayo ng gustong baka naghahanap ng trabaho, no? Okay. And then may mga investor din na gustong magpuesto nito. Ano bang mga qualification? Ano bang mga requirements? Ang requirement sir, meron po tayo sa Facebook page, marami po tayong job hiring doon. Pwede po silang mag-pass ng resume doon sa email address na nakalagay doon sa post. And yung sa mga gustong mag-invest din dito, mura lang po yung investment dito, 5,000 worth of products. Gaya nga ng sabi ko kanina, 20% po yung return of investment nyo doon. Kaya pag 5,000 na purchase ninyo, ang balik po nun pag nabenta nyo lahat yon is... Si Gani Oro sa On The Go sa DWIZ. Okay. And we understand, pero nag-i-invite pa ho kayo ng gustong... baka naghahanap ng trabaho, no? Okay. And then may mga investor din na gustong magpuesto nito. Ano bang mga qualification? Ano bang mga requirements? Ang requirements sir, meron po tayo sa Facebook page, marami po tayong job hiring doon. Pwede po silang mag-pass ng resume doon sa email address na nakalagay doon sa post. And yung sa mga gustong mag-invest din dito, mura lang po yung investment dito, 5,000 worth of products. Gaya nga ng sabi ko kanina, 20% po yung return of investment nyo doon. Kaya pag 5,000 na purchase ninyo, ang balik po nun pag nabenta nyo lahat yon is 20%. Ang bilis po nitong mabenta kasi, example po, yung 5,000, meron po kayong 13 pieces na 400 grams. Ito po.
hahanap lang po kayo ng mabebentahan na kung tig-iisa po, 13 na katao. Sa kapitbahay nyo, meron naman po kayong ilang kapitbahay dyan, kaibigan. Mabebenta nyo po ito ng 350, pero sa Mindanao po at saka sa Visayas, ang price po nito is 400 pesos. Mm. Kaya mas malaki po yung return of investment naman nila doon sa Visayas at Mindanao po. Pero dito po sa Luzon, 20% po yung binibigay natin. Outright na po yun. Okay, with that, medyo nangangatingit ang ulan ang munang kot. Baka nagsisimula ng lumabig ang panahon ngayong hapon. Kumukulimlim na po ang ating weather sa Baguio. Kailangan ko na mainom. Meron na ba akong pinatimpla kanina, sir? Ayan. Tikman natin. Ito ho kasi ang nag-aalaga ng boses ni Gani Oro. Kaming mga radio announcer po kasi kailangan may mag-suporta na alaga talaga sa boses namin sapagkat ito po ang aming puhunan. Pag nawala ng boses ang Gani Oro, wala akong trabaho. Kaya salamat po sa Yamang Bukid, Turmeric 10-in-1. Ito na po ang aking bagong iniinom ngayon. Umahagot sa lalamunan? Opo. Oh, yun di ba ang nasasabi ng iba? Opo, kasi mayroon po, very soft po yung ano yun. May soothing effect. Opo. Kayo ho, dyan, tikman na rin ninyo ang Yamang Bukid Turmeric 10-in-1 Healthy Products. Iba, baka may masasabi ba kayo? Masarap ba? Sobrang sarap. Si Gani Oro sa On The Go sa DWIZ. Dahil nga po dyan sa problema natin sa coronavirus o sa COVID-19, napakaraming mga activities ang nakansila. Maraming mga proyekto ang medyo naabala po. Kagaya dito sa Baguio City, nabalitaan nga natin dito na maraming mga activities ng nakalipas na Panagbiga Festival ang kinansila. Gaya sapagkat para maiwasan po yung pagdidikit-dikit ng maraming tao. At dito rin sa lungsod ng Baguio, syempre dito rin natin napalitan na yung testing ng sakit na coronavirus meron sila rito sa Baguio City General Hospital. So with that, ganun din po, tuloy lang ang daloy ng buhay ng mga tao rito sa lungsod ng Baguio. At ngayong hapon, habang ang araw po ay lumulubog, medyo nagiging makulimlim na po ang panahon. At yung kanina ay mainit na panahon, malamig ang hangin at mainit yung araw, medyo nawawala na po. At ngayon ay unti-unti na naming nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin dito sa Baguio City, bagamat tayo po ay papunta na sa summer o panahon ng tag-araw. With that, dyan na rin po natin winabakasan ang ating palatuntunan ngayong araw ng Lunes. And every Monday, tayo po ay alas 5:30 hanggang alas 6:30 lamang po ng gabi. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa mga nakinig sa atin sa radio sa DWIZ 882 kHz at sa mga nanood sa atin via social media sa ating online streaming. Sa ngalan po ng ating mga kasama sa studio, mula sa ating technical director, sa ating mga production na coordinator at sa news department, ito po naman ang inyong lingkod, Gani Oro, mula rito sa summer capital of the Philippines, Baguio City. Nag-iiwan ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Diyos marahin na banggisin dong gabos, mga Bicolanong nagdadaong sa tuya, kag maayong gabi man sa akong mga pinalangga ng mga kastimanwang mga Ilonggo. From Baguio City, ito po si Gani Oro, ang tabayanan sa susunod ang palatuntunan kagad na Connect, Usapang Magkukuyang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mabalos. On The Go sa DWIZ.